Praise God. Good morning po sa bawat isa. Galatians chapter 4 verse 6. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son in your hearts, crying out, Abba, Father. Ayan. Abba, Father. Ano po bang isa ng Abba, Father? Daddy God. Kung paano pagtawag ng isang anak sa kanyang ama? Ano po? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, ay meron tayong karapatan. Tayong mga nanampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron na tayong karapatan na angkinin talaga na ang Diyos ay ating Ama. At siya, tayo ay kanyang anak. Di ba? So yun po yung napakaganda na ating mauunawaan na ang isa kasing walang ama is hindi kumpleto. Alam niyo po, maraming nabubuhay sa lupang ito na masabi natin na sinilang na parang ang ama ay pinabayaan sila. Ano po? At sabi nga ay meron ding mga naghahanap talaga. Sino kaya yung aking ama? Meron namang alam na niya yung kanyang, kilala niya yung kanyang ama, pero hindi siya yung parang naging kumpletong anak dahil meron ng ibang pamilya. Merong anak sa pagkabinata, merong anak na ganun ba. Pero, ang kagandahan dito sa ating pag-aaral, kahit sino, anuman yung mga naging sitwasyon sa buhay, kung isinilang ka ba na parang nakakahabag ang pangyayari sa buhay mo, pero once na maunawaan mo ang ganda ng ginawa ng Diyos, ay daig mo pa yung isang anak na mayroon talagang ama sa physical, pero hindi naman niya lubusang kilala ang ginawang kagandahan o yung mabuting balita, ay masasabi ding mas lamang yung isang isinilang na parabagang hindi legit yung kanyang pagiging anak. Ano po? Daig pa niya yung may kumpletong, may physical father, pero naunawaan niya na siya ay merong ama at yung amang yun ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat at nagmamay-ari ng lahat. Ano po? Amen. Kaya sa atin, thankful tayo ang isang anak kapag ka, kasi ang ama, ang ina, gift po yan ng Diyos. Pero ano pa man ang mangyari, kasi nga meron mga sitwasyon na parang hindi buo yung kanyang pagiging isang anak dahil nga sa mga hindi magagandang pangyayari sa buhay. Pero once na naunawaan niya na ang ganda ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay sapat na. Kaya tama po ang sabi ng Bible, si Jesus, siya yung ating kakumpletuhan. Sabi ng Colossians chapter 2, in Him you are complete, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Pag pumokus ka talaga sa salita ng Diyos, ang dami mong, very powerful po yan. Buhay yan. Kagaya ng ating topic, na nakaraan, di ba? Malimit ko itong ulit-ulitin. Very powerful po kasi yung John chapter 6, verse 63. It is the Spirit that quickeneth. Diba? Alam niyo po, itong verse na to, ang dami mo makukonek. Kaya maunawaan mo na ang pagiging born again talaga is through the Word. No, lalo na yung Word of Truth, yung Gospel. It is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay. Ano pa makukonek mo dyan? Pag ikaw ay born in the Spirit, aba ay buhay mo talaga na laging ang connection mo sa Ama is through His Word. Yung communication ng Diyos sa atin through the Scriptures. At ang Scriptures po ay complete na. Kagabi na, naalala ko yung isang kapatid na nasa ibang bansa. Siguro mga
past 10 na, mag-11 na, nag-message sa akin, Pastor, ano po ano kaya po magandang maipapayo ko dito? Kasi meron daw isang Kristiyano na talagang seryoso siya sa prayer life niya. At ang sabi niya, kiniklaim niya na nagsasalita, sumasagot ang Diyos habang sinananalangin, sumasagot sa kanyang isip. Pero meron daw nag-correct sa kanya, hindi ganyan, mali yan, magdelikado yan. Baka magkaroon ka ng problema. Kailangan may talagang pagka meron ganun, parang nagiging, anong tawag doon, extreme. Ganun po yung extreme, yung parang kung ano yung ano sa kanya. Akala niya, sabi, hindi totoong-totoo, sumasagot ang Diyos sa isip ko eh. Kasi seryoso ako sa panalangin. And then, ang sabi ko na lang, ganito na lang, two-way ang communication. Ang una, ang Diyos ang nagsasalita through the scriptures. No? Kasi alam natin, ang scriptures ay inspired. At dito lang makikita mo na ang nagbibigay ng buhay ay ang, sabi niya, spirit. Ano? Quickenet. Pag sinabing quickenet, nagbibigay ng buhay. Pagkatapos, sinundan niya lalo ng the word that I speak unto you, di ba? They are spirit and they are life. Paano tayo na-born again? Paano ka isinilang na muli? Tinanggap ko si Jesus. Pinag-usapan nga namin ni Brother Hermes kanina. Tutuwa po ako na sabi niya, even na bihira siyang maka-attend sa atin kasi si Mindoro. Tapos sabi niya, Pastor, ang hina ng signal doon. Pero sabi niya, alam mo ginagawa ko, Pastor, pag malakas ang signal, kikinig ako ng video mo, video ni Brother Ray. Tapos sabi niya, ang pagkatapos ko makinig, sinusulat ko pa po yun. At pag naisulat ko, sabi niya, ano pala, ang ganda-ganda. Lumiliwanag ng lumiliwanag. Yung bawat detalye daw, naging napakaganda. Sabi ko, natutuwa po ako dahil yung kanyang pagtityaga, pagsusumikap. Tapos meron siya na sisharean doon na sabi niya, sabi ko, sige, igag-guide kita para i-mentor mo sila. Aba, para lalong maano ka. Kasi alam niyo yung nagpapagamit ka sa pagtuturo. Unang-unang nabe-bless ikaw. Hindi ka mapapagod. Sa totoo lang, pagka meron, pag nag-ano po sa mga family na mag-ano tayo, para yung inyong mga katanungan ay masagot, sila mismo nagsasabi na maganda na unti-unti ay nagliliwanag ng nagliliwanag. So yun po yung nakakatuwa para sa akin. At hindi, bagaman, siyempre mauuo ko pa yung oras mo. Ano eh, hindi naman nakakapagod eh. Kasi nga, ang pag nag-usapan mo yung salita ng Diyos, they are spirit and they are life. At naalala ko na sa ating pag-aaral, Hebrew chapter 4 verse 12, sabi niyan, for the word of God is quick. Ibig sabihin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. For the word of God is quick. O diba, relate. And powerful. Naghahanap ka ba ng power? So word of God. And sharper, tapos pinakita pa doon na matalas ito. Pag sinabing matalas, sabi diyan, than any, kinumbine ang bisa at ang power at ang talas, ibig sabihin ng talas, mauunawaan mo yung ipinapahiwatig. Sharper than any two-edged sword. Kasi po ang word of God, kahit yan ipaulit-ulitin mo, yun ang kagandahan eh. Doon mo mapatunayan, may buhay. No, laging, pag inulit-ulit mo, hindi ka nagsasawa. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Ibig sabihin, di inaabot niyan hanggang doon sa iyong inward man. Diba? Sa inyong taong pagkaloob. At sabi doon ay, at ng mga kasukasuan at ng utak. Siyempre sa ating isipan. At madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya nga, yung ministry in the spirit, pag sinabing ministry in the spirit, maintindihan mo, word of God. Kaya nga, mauunawaan mo na rin, ano ba yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 4, doon sa babaeng Samaritana, darating ang oras, hindi sa lugar, ang pagsamba sa Diyos, kasi nagtatalo sila, it's either in Jerusalem or in Samaria. Ang sabi ni Jesus, hindi sa Jerusalem, ni sa Samaria. Kung hindi sasambahin,
ng lahat ng sumasamba ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Through the work of the Holy Spirit, ang pinatotohanan ng Holy Spirit ay yung katotohanan sinasabi ni Jesus. Di ba sabi dun sa John 16, He will testify of me. Pag dumating ang Espiritu Santo, patutuhanan niya ang lahat ng aking sinalita. So makukombine mo na ang tunay na pagsamba na nakalulugod sa Diyos na magagawa nating lahat is yung salita niya ay ating binabalyo, ating pinagtitiwalaan, pinananampalatayanan. Doon tayo tumatatag, doon tayo tumitibay. Diba sabi ng Galatians 5 nung ating pinag-aralan last time? Sa kalayaan, pinalaya kayo ni Kristo. Kaya mo na unawaan na malaya ka na, yung tinapik natin, napakahalaga nung alam mo na niredeem na tayo sa law. Dahil yung law, bagaman yun ang nature ng Diyos, pero yun ay nagre-required, nagde-demand na tayo gagawa. Una yung mga Hudyo, sila dapat ang sumunod. At ang pagsunod, ang proseso ng kautusan is alam natin na 100%. Hindi pwede yung very good ka na 90%, 95%. No. Sa mata ng tao, kaya dito sa pag-aaral natin para maging maliwanag sa iyo, alam mo yung God's view at saka man's view. Mata. Pag ginagamit mo yung view, eyes po yan eh, eyes. Iba yung pananaw ng Diyos sa pananaw ng tao. Kailangan maintindihan natin yon. Iba yung kaisipan ng tao, carnal, iba yung kaisipan ng Diyos, which is spiritual. Dapat maging maliwanag sa atin yan. Man's view, God's view. Ano ba yung view ng Diyos? Iba sa view ng tao. Kaya sabi ng ang aking pagtingin or ang aking pag-iisip ay hindi pag-iisip na kagaya ng tao. Diba nung pinili si David ni Samuel, inutusan siya na pumunta ka dito sa anak ni Isay, yung tatay ni David, ay maraming magkakapatid at i-anoint mo yung pipiliin ko. Napapalit na kay King Saul. Pero si Samuel, bilang siya ay prophet na inutusan ng Diyos, sabi niya, ito ba? Akala niya, yung, nalimutan ko yung pangalan ng kapatid ni David, yung malaki. Kasi malaki. Ah, ito na siguro. Yun yung sa tingin man's view, ni Samuel. Pero sabi ng Diyos, hindi yan. Di hinanap pa niya. Yung pala, si David, maliit lang, pero matipuno, makisig. Pero ang kanyang unang naging napili ay hindi si David. Yun pala, ang pinili ng Diyos, yung baliit lang, hindi yung talagang akmang-akma sa isipan ng tao. Doon po tayo dapat maging matalino na kapag nasa atin na ang pag-iisip ng Diyos at yun ay true, kapag naging familiar ka sa salita ng Diyos, pag naging matiyaga ka sa salita ng Diyos, pag naunawaan mo, paano mo ititreat sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Kasi maraming relihiyon naniniwala sa Bible. Pero ano ba talaga ang dapat na maging pagtrato natin? Sabi kanya ni, sino ba sabi? Si Sister Nora. Kailangan ang salita ng Diyos ang may pinakamataas na authority sa buhay mo. Yan yung dapat maging guide. At tayo mga Kristiyano, dapat dyan tayo magpakahusay. Hindi mo pwedeng sabihin na, wala akong time sa pag-aaral, wala akong anong mag-aaral eh. Hindi pwede eh. Kasi anak tayo eh. At ang nagbigay ng buhay sa atin, kaya tayo isinilang na muli, born in the Spirit, is yung word of truth, gospel, di ba? I have begotten you through the gospel. Sinilang ko kayo muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang sabi pa nga ng Ephesians, kung hindi ako nagkakamali, chapter 1, verse 13, tingnan natin. Nasa kanya, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, di ba, marinig mo muna, after that you heard the word of truth, diba? Saan ka nag-trust? Yung sa word. Kailangan doon ang gagaling yung pinagtitiwalaan mo. The gospel of your salvation. So, ang gospel, diba? Na ating kaligtasan. In whom also after that ye believe,
You were sealed with the Holy Spirit of promise. Tayo raw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Nasa atin ang Holy Spirit, yung mga anak ng Diyos na tumanggap sa salita ng katotohanan ng gospel. Di ba? Napaka-importante nun. Kaya nga, hindi ka magsasawang talagang paulit-ulitin mo. Sa totoo lang po, ganoon po yung aking ginagawang paraan. Hindi po ako, sabi mo, yung mataas ang IQ. Hindi po. Matyaga po ako. Kung paano po ako matyaga sa pagdodrawing. Hindi po, ako po nakakakita ng mga nagdodrawing, ang bilis, alam na alam nila yung ginagawa nila. Pero ako po, napapaganda ko lang yung drawing sa tiyaga. Tay-o-tay, hindi ako gi-give up. Nai-align ko or nai-uugma ko sa ganito rin sa salita ng Diyos. Kailangan mong maging matiyaga. Tingnan niyo yung Proverbs chapter 2, verse 2 to 3. So that you incline thine ear unto wisdom, karunungan, and apply thine heart to understanding. So, sabi doon, kailangan daw nating ihilig ba? To, ano pat inyong ikiling? Ayun, ikiling. Kasi alam niyo, pag sinabing word na ikiling, makukuha mo yung kahulugan na talagang dapat siya yung pakikinggan mo lang. Kasi pwedeng, di ba, habang nakikipag-usap ka, pwede ka namang madistract ng iba. At pag ang isipan mo ay nahahati, yung gusto mong unawain, hindi mo makukuha agad. Dapat focus, yon, ikiling. Incline thine ear unto wisdom, sapagkat alam mo na ang salita ng Diyos ay magbibigay ka ng karunungan. Po. Kasi mahirap yung wala kang alam. Di ba sabi ng John 8, you shall know the truth and the truth will set you free. Saan ka palalayain? Doon sa mga maling dating nakalagay sa isipan. At kung ikaw ay open ka sa learning, eh, talagang you will search the scripture at ayaw mo na yung iba lang ang may alam. Naalala ko nga sabi ng isang kapatid, babe, ano, talagang tayong mga anak, nagiging familiar sa atin ang salita niya kasi tatay natin siya. At ang isang tatay, ang pinakamahalagang communication niya sa kanyang anak, sa relasyon niya sa kanyang anak, yung kanilang pag-uusap. Na ang isang mabuting ama, laging nagpapayo, laging nagbibigay ng guidance. So, ganun din tayo bilang anak ng Diyos. Nanon tayo isinilang na muli kung bakit sinasabi na napakahalaga ng salita ng Diyos, andun yung talagang relasyon. Hindi po pwede na si Jesus lang naniniwala ka, tinanggap mo. And then, wala ka ng time sa salita, eh okay na. Eh sabi ko naman, hindi naman tayo humahatol kung ang isang tao ay bago mamatay ay nanampalataya, tinanggap si Jesus, di ba? Parang kagaya ng baba, anong yung pusakal na sa tabi ni Jesus, yung isa ay sabi niya, Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso. Ang sagot ni Jesus, ngayon din. Pero ganun pa man, napaka-importante pa rin dahil ang Bible pa rin ang nagpapakita, nagpapahiwatig na ang nagbibigay ng buhay ay ang salita ng Diyos. Lalo na yung kahalagahan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So ikiling natin daw yung ating pandinig. Iyong ikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. So napaka-importante ba ng wisdom and knowledge, kaalaman? Iba yung meron kang marunong ka at meron kang alam. Kasi yung alam niyo yung marunong at may alam, hindi ka basta-basta madideceive. Kahit na merong mga mahuhusay na salita, hindi ka madideceive. Yan yung pinaka-importante kung bakit sabi ng 2 Timothy chapter 3, 16 na ang kasulatan ay magagamit sa pagsansala sa mga maling turo. Diba? It's given by inspiration of God. Alam niyo pag sinabing inspiration of God, may buhay. And it's profitable for doctrine, sa katuruan, para i-correct ka. Diba? Kailangan handa ka rin dapat makorek. Diba? Dahil binibigyan mo ng authority yung salita ng Diyos. And then sabi number 17 ay, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Inihahanda tayo sa mabubuting gawa in the sight of God, not in the sight of man.
In the sight of God, ang nakalulugod sa Diyos at nagiging sakdal tayo kapag tayo'y sumusunod sa kanyang salita. Naging holy tayo, naging nasanctified tayo, hindi sa mabubuting gawa. Saan tayo nasanctified? Sa pagtanggap natin sa kanyang mga salita. Masa pag-aaralan natin yun, napakaganda pala. Sabi, bakit nga ba ito hindi namin natatap, na narinig agad nung una o napagtutuunan ng pansin? Na kaya tayo naging banal, kaya tayo nasanctified, ay dahil inihiwalay tayo ng Diyos. At ang pinakamalinaw na nagde-define ng ating holiness ay yung pananampalataya natin sa kanyang salita. Separated tayo doon sa mga iba na walang alam sa salita ng Diyos. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, ibig sabihin, nagme-meditate ka. Cries after knowledge. Hindi po masamang magkaroon ng knowledge kasi yan talaga ibinibigay ng Diyos. Ang mahirap pag wala kang alam. Di ba? And liftest up thy voice for understanding. Ibig sabihin, yun talaga ang hiyaw ng puso mo, maunawa ko ang salita ng Diyos. So, kinakailangan mo diyang maging matiyaga. Focus. Yung sabi ng verse 2, focus. Ikiling mo. And then, sabi ng verse 4, kung iyong hahanapin, ito yung maganda eh, kung iyong hahanapin siya na parang pilak, treasure, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. Diba? Searches for her as for hid treasures. Treasure hunting. Hindi biro eh. Ang pag, para madumating, umiiyak ka sa pangunawa, kailangan mong bigyan ng focus. Pangalawa, yun ang iyak ng puso mo. Kasi parang hahanapin mo siya na gaya ng kayamanan. At pag nakita ng Diyos yun, hindi pwedeng hindi ipapaunawa ng Diyos sa atin. Di ba? Kaya sabi, sa iba, tumingin man sila, hindi nila makikita. Makinig man sila, hindi nila mauunawaan. Di ba? Bakit ang hinahanap ng Diyos? Kung ikaw ba'y talagang interesado at ginagawa mo talagang, binabalyo mo ba ang kanyang salita? Alam nyo, dapat pala nating itreat ang salita ng Diyos. Buhay. May buhay. Sabi dun sa Isaiah chapter 34, verse 16, tingnan ninyo. Seek ye out of the book of the Lord and read. No one of these shall fail. Diba? Hindi daw nagfe-fail ang salita ng Diyos. None shall want her mate. For my mouth is it had commanded, and his spirit it had gathered them. So, yun daw, salita ng Diyos, hindi kanyang ipe-fail. Kaya nga meron ding sinasabi sa Korinto na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi ka mapapahiya. Kasi meron kang alam. Marunong ka. Diba? Alam niyo yung pag meron akong na-meet na tao na nagdudunong-dunungan na siya raw ay abogado, ay dinabistos siya na hindi totoo. Kasi sa totoo lang, magaling lang ang bukadura niya, pala walang alam. Napahiya siya. Pero sabi ng Bible, ang sumampalataya, paano ba ating pananampalataya? Faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Napapansin niyo ba? Focus lahat yan sa salita ng Diyos. Ang agenda, ang business ng Diyos, walang iba kung hindi yung salita niya. Kasi yun yung may buhay. So, itreat natin ang salita ng Diyos na may buhay sa atin. Nagbibigay nga ng buhay eh. Pure words. Sa Psalms chapter 12, verse 6, the words of the Lord are pure words. Pag sinabing pure words, kasi sabi ko, yung ang paminta, naku, ingat ka ng pagbili ng paminta. Yung iba, hinahaluan ng kung ano-ano, hindi naman talaga puro. Di ba? Ang hirap pagka hindi puro. Ibig sabihin, madadaya ka dapat ay yung puro. Kaya, pag bibili ka niyan, yung bibili ka doon sa talagang kilala mo na talagang puro. Kung bibili ka na kung saan-saan, ang dami ngayon na pag bumili ka na kung saan-saan,
baka peke ang hirap. Dami nga nangi-scam ngayon sa mga sa online, 'di ba? Yung mga nagbebenta sa Facebook. Na biktima na rin po ako niyan. Ang galing mag-present, pero sa katotohanan peke pala. So 'di ba? Pag sinabing pure word, the words of the Lord are pure words. Ibig sabihin, panatag ka na walang halong daya. Hindi ka ife-fail. Kasi mayroong mga nangangako, ang galing mangako, pero bandang huli, ilalaglag ka. Diba? Sabi ko nga sa mga kabataan, minsan, diba, nakaranasan niyo ba na yung nagpapangako, ang peksman. Peksman. Yung salitang peksman, parang sa salitang bata yun, eh, peksman. Pero, sabi ko, naranasan niyo ba rin na yung peksman niyo, hindi niyo nagawa? Yes. Kasi nga, ang salita ng tao, nagbabago yan. Pabago-bago. Okay. So, salita daw ng Diyos, e pure words. Magtitiwala ka talaga. Hindi ka lugi. Bakit? Ilang beses siyang pinurified. Pure na, tapos ipinasabi pa na ilang beses siyang pinurified. Purified 7 times. Wow! Pag sinabing 7 times, andun yung lalong wala kang dapat pagsisihan kung ibubuhos mo ang iyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos at ipapriority mo siya, sabi ng Proverbs chapter 2, na ikikiling mo ang iyong pandinig sapagkat nagbibigay siya ng kaalaman o ng karunungan at sabi doon ay ng understanding, pangunawa. Di ba? Puro focus lahat talaga sa isipan. Even sa panahon pa ng Old Testament, yun na yung ipinapahayag, ipinapahiwatig. And then, sabi niyan, purified 7 times. The word of the Lord are pure. At tapos ang sabi ng verse 7, yan ang mag-iingat sa atin. Sabi ko nga, kasi sa mundong ito, mayroong mga tribulasyon. Thou shalt keep them, O Lord. Iingatan mo sila, Panginoon, sabi doon. Thou shalt preserve them from this generation forever. So sa buhay natin, yan yung mag-iingat. Pag-ibig ng Diyos, sapagkat siya nga isalita, di ba, yung pag-aaral natin noong nakaraan, makakatiyak ka na iingatan ka ng Diyos. Natutuwa ako sa ating isang kapatid. Sabi niya, Pastor, praise the Lord, sabi niya. Kasi yung ikinatatakot niya, na dumating sa kanyang hindi birong sakit, eh ngayon, good news na, sabi niya, paganda na ng paganda. Diba? Pag iningatan mo talaga ang salita ng Diyos, kagaya ng ating paksa na focus sa gospel, mauunawaan mo na ang Diyos ay nasa atin na. Diba? At ang Diyos ay pag-aari ka niya. Tayo kanyang pag-aari. Hindi, wala nga tayong nakikita, pero dun tayo pupunta sa paningin ng Diyos. Huwag kang magbabase sa paningin ng tao dahil magfe-fail ka. Maintindihan natin ngayon bakit sinasabi ng Colossians chapter 3, verse 1 and 2, tingnan natin. Kung kayo nga ay binuhay na mag-uli ni Kristo Jesus, hanapin ninyo, seek those things which are above. Paano ang paghanap sa mga bagay na nasa langit, na yun yung kaisipan ng Diyos? Sa Bible, di ba? Salita niya. Seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So kung saan daw si Kristo ay nakaupo na, nakatayo'y kasinama niya. Sabi ng Ephesians 2, 5, and 6, He had made us sit together with Christ. Past tense na nga yun eh. Dito yung nagiging, yung parang ang hirap hagilapin. Diba, i-focus na natin ating isipan sa mga bagay ng itaas. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kasi on the earth, ito yung man's view. Magkakamali ka. Kasi, ito pa naman ako eh. Andito pa rin ako, wala pa naman ako sa langit ah. No. Mauunawaan mo, pag habang tumatagal ka, na matyaga mong inuunawa ang salita ng Diyos, makikita mo na yung iyong inward man, yung iyong espiritu, nasa langit na yon kasama ni Kristo Jesus. Yun yung sinasabi kanina sa verse 1 na, where Christ seated. So maunawaan mo na ang pinopokus nun, yung gospel, na tayo ay binuhay na mag-uli na, sinilang na muli na yung ating inward man, na born again yon
Pero pag tumingin ka sa lupang ito, yung physical, natural, man's view, magkakamali ka. Ang hirap unawain. Ang hirap intindihin. Pero pag tumingin ka sa God's view na sinasabi ng salita ng Diyos, mauunawaan mo. Magiging maliwanag sa iyo na meron ka ng eternal life at ikaw ay pag-aari na ng Diyos at ikaw ay ambassador na ni Christ. Bakit ba sinabing tayo ay lahat ay ambassador ni Christ? Kasi hindi na tayo tagalupa. Tahanan natin ay talagang tagalangit na tayo. Meron tayong dalawang citizenship. Kaya magiging balanse buhay mo. Alam mo ang gagawin mong pamumuhay sa lupang ito. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Binibigyan ka ng Diyos ng kaalaman. Ano yung magiging buhay mo sa lupang ito? Pababayaan mo ba yung buhay mo sa lupang ito? No. Ang sabi ng Diyos, all these things shall be added unto you. At kung payamanin ka ng Diyos o hindi ka payamanin ng Diyos, mayaman ka in the spiritual realm. Kung payamanin ka, may purpose yun. May layunin yun. Dahil naiintindihan mo yung God's view at man's view. Diba napaka-ganda na maunawaan natin na ang salita niya ang pinaka-importante na dapat nating i-priority sa ating buhay. Diba? Isaiah chapter 40, verse 8. The grass withered. Ang damoy natutuyo. The flower faded. Ang bulaklak ay nalalanta. Ang tanong, may buhay po ba ang damo? Yes. Lalo na yung halaman. May buhay po ba ang halaman? Yes. Kaya nga inaalagaan nyo, gusto, huwag agad mawawala. Pag hindi mo dinilig yung halaman, ano mangyayari? Ah, madali yung mamatay. Eh, paano pahabain ang buhay niyan? Alagaan mo. Di ba? Pero ganun pa man, darating at darating ang time, matutuyo din yan, damo, at malalanta din yan. Kasi nga, yung mga bagay dito sa lupa ay may katapusan. Pero the good news is, but the word of our God shall stand, mananatili, forever, magpakailanman. Alam nyo, sabi ko nga, kahit na ito'y paulit-ulit, pero pag nagliliwanag sa isip mo, paano ko ititreat, paano ko ibabalyo ang salita ng Diyos? Anong aalisin yan? Aalisin yan yung nakakatamad magbasa, nakakatamad naman, hindi ko maintindihan eh. Hirap. Pero balikan mo yung Proverbs chapter 2. Ang sabi doon, kung hahanapin mo siyang kagaya ng kayamanan na natatago. Ako po yung nakasama minsan doon sa treasure hunting. Meron na po ako na-meet na isang tao na nakakuha na siya at meron siyang gadget. Sabi ko, magkano yung gadget na yan? Ang model 2022 yata, 2022. 3 million. Grabe, mahal. Yung investment, pag kayo magte-treasure hunting, hindi biro. Kasi ang daming mga peke, yung mga spiritist, yung mga, ang tumitingin ay meron daw siyang third eye, andito. Diba? Naka-experience na rin po ako niya nung panahon una sa nawili pa ako sa mga anting-anting na meron nakakakita na may third eye, alam niya yung kung nasaan yung, so diba, pero pagka natural ka or ibig sabihin ay meron kang talagang alam sa pamamaraan, yun nga, mag-i-invest ka ng mahal. And then, nasabi niya, akala ko nung araw, ganito, kasi nga, madaling magsalita eh. Pag may detector ka, malalaman mo kung may kayamanan. Hindi pala ganun kadali. Ang detector or scanner is, inaalam lang yan kung merong metal. Una, ginamit niya yung detector, meron. Sumunod, meron pa siyang sumunod kung ilang box. Yung mga scanner na yon, yung magdi-determine kung gaano kalalim yung metal. Sasabihin nun kung 50 feet, kung 20 meters, kung mababaw lang, sasabihin nung scanner. Yan yung tatawag ng mga scientific. Dapat dyan nagre-rely ka pag sa pamamaraan ng tao, may karunungan ng tao, di ba? At hindi natin pinabaliwala ito. Kasi nabubuhay pa rin tayo sa lupang ito eh. Pero kailangan, marunong ka ngang mag-differentiate. Diba? Kasi nga, dalawa yung ating pagkatao. So, iniilustrasyon ng Panginoon, yung man's view, tadalhin mo sa God's view. Para madaling maintindihan. Kaya mayroong mga talinghaga. Adi,
ganun pala. Pero sabi niya, pero walang magsasabing scanner na may ginto agad. Ang nadidetect niya lang is metal. It's either iron, copper, brass or silver, and then gold. Diba? Aluminum is also a metal. Diba? So, ganun ba sabi ko? Ngayon, doon ko lang nalaman. Akala ko, pag sinabing scanner, masasabi niya agad na mayroong treasure. Hindi. Sasabihin lang niya at papakita din niya kung ano hugis nung nasa ilalim ng lupa. So, at sabi niya, at saka hindi ka basta-basta dapat punta agad. A-assess mo muna. Kailangan may knowledge ka na may mga sign. At dapat ang signs, pinag-aaralan din yan. Hindi yung basta manisa, oh, dito meron ganyan. Pupunta ka, mag-i-invest ka ng oras, pera, lalo mga bundok ang aakyatin mo. Diba? Pagod, oras mo. Tapos, may experience siya na sa Palawan, nakaroon sila ng na-detect nila, na-scan nila, meron, may hugis, nakita. At talagang hinukay nila. Nung hinukay nila, nag-ano sila ng oras, effort, invest, financial. Tapos, nakita nila, meron talaga. Pero nung binuksan, lahat ay walang ginto, puro bakal lang. O diba? May maiisip mo, ganun pala, hindi basta yung treasure hunting. So, binibigyan ko kayo ng sample kung paano yung treasure hunting. Yung iba nga, mas matindi pa pumapasok sa ilalim ng kuweba. Hindi, may scanner sila, may gamit sila. So, dapat, kasi mayroong, ang sinasabi, mayroong may third eye daw, nakausap daw niya si Yamasita. Nakausap ko si General Yamasita. Si General Yamasita, napakasungit. Yung isang general, mabait. Paniniwala ka ba doon? Pag ikaw ay may alam, paniniwalaan mo pa ba yun? At pag ikaw ay superstitious, meron ka pa rin paniniwala sa superstitious, paniniwalaan mo yun. Pero pag ikaw ay lubos at kakumpletuhan ang iyong karunungan, alam mo na kung sino yung pagtitiwalaan mo at alam mo kung sino yung hindi. Kaya kinukwento niya ako, may tumatawag sa akin, ganito, ganyan. Pag i-assess ko muna, sa kwento pa lang niya, malalaman ko na malabo ito. Hindi ako magbibigay ng panahon. Kasi masasayang lang ang aking oras, pagod, at saka yung financial. So ganun po ang treasure hunting. Sample lang po yun. How much more? Paano nyo dadalin yan? Kung gano'n natin gagawin? Oo, tayo'y nasa biyaya ng Diyos na libreng ibinigay. Pero, ano yung nire-required para makapasok ka sa kapahingahan? Yung ating focus, interest. At kung talagang ikaw ay matyaga, na talagang tine-treasure mo na ang Diyos, ang kanyang salita ay buhay, nagbibigay ng buhay. Higit pa sa mga halaman, higit pa sa buhay sa lupang ito, ang ibinibigay na buhay ng salita ng Diyos. The words that I speak unto you, they are spirit. But sinabing, salaman, wala kayong anumang ipakikinabang. Ibig ba sabihin, babaliwalain mo yun? No. Magiging marunong ka pa nga. At maganda ang kauunawaan mo sa dalawang ito dahil na-priority mo yung God's view. Alam mo na ang gagawin mo rito. Diba? Tayong mga anak ng Diyos, marunong tayong mag-segregate. Diba nakita niyo sa Hebrew, alam na niya kung ano yung righteousness. Alam na niyo yung mga mabubuting gawa. At hindi yung mabubuting gawa na sa paningin ng tao. Kung hindi, mabubuting gawa ayon sa mga pangako ng Diyos na ginawa ni Kristo Jesus na ating pinananampalatayanan. Amen? Kaya sabi doon sa Colossians chapter 3, ituunin niyo ang inyong mga isipan sa mga bagay na panlangit. Nung araw, ang hirap intindihin yan eh. Pero ngayon, nagiging maliwanag na kapag talagang tayo ay focus sa kagandahan ng kanyang salita. One thing is yung interpretation, napaka-importante na huwag tayong ma-out of context doon sa ating ginagamit na salita ng Diyos. Sapagkat maraming gumagamit ng salita ng Diyos. Pero ang importante para huwag tayong madaya, alam mo yung God's view, alam mo yung man's view. Bakit sinabi ng Romans 8:9? Wala na kayo sa lamhan kung hindi kayo nasa espiritu na. Bakit sinabi yon? Kasi in God's view, tapos na to. Pero pag pumunta ka sa man's view, andito pa to. Diba? Nakuha niyo po ba? Sa paningin ng Diyos,
tapos na to, kaya tayo ay nasa Espiritu. Na ang connection na lang ng Diyos sa atin, ang pinahahalagahan na lang ng Diyos sa atin, ang communication niya through the Spirit sa ating taong panloob. Yun ang kanyang pinalalakas. Eh anong epekto nun sa ating outward man? Pag ikaw ay napuno ng pag-ibig ng Diyos, yung inward man mo, nakita mo yung value ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Pati itong outward man susunod. Ang magiging kaligayahan mo, ang magiging value mo, ang magiging sinasabi na yung kaharian ng Diyos ay nasa inyo, pag naging maliwanag yon, yung emotion, yung ating feelings, yung ating physical, madodominahan nun. Hindi ang magdidikta sa'yo ay yung emotion mo, yung feelings mo, at yung physical mo. Ang magdidikta sa'yo, yung salita ng Diyos na naunawaan mo, na nagliwanag sa iyong isipan, sa iyong inward man. Yun ang magiging kaligayahan mo. Yun ang kapuspusan ng Espiritu Santo na sinasabi na out of his belly, ibig sabihin ng belly, sa loob mo, shall flow the river of living water. Ano yung river of living water? Yun yung salita ng Diyos na natanggap mo, na nagbigay sa iyo ng value, na binalyo mo, at nakita mo na talagang napakaganda ng ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. At nauunawaan mo kung bakit kahit na anuman ang sitwasyon mo sa buhay sa lupang ito, ikaw ay mayaman. Pinagpala ka na ng lahat ng pagpapalang espiritual. At masasabi mo na kasama mo na ang Diyos. No matter what, minsan may mga kalungkutan dumarating sa buhay sa lupang ito, mga kabiguan na dumarating sa buhay sa lupang ito, pero hindi iyon ang magdidikta sa iyo. Ang magdidikta pa rin sa iyo kung bakit ka inspired at makamove on sa buhay na to, no matter what, minsan ang dumarating sa buhay, ay dahil napuno ka ng salita ng Diyos na buhay, makapangyarihan, mabisa. Amen? At yun yung kapuspusan. Hindi sa feelings, hindi sa emotion. Kung hindi doon sa liwanag ng salita ng Diyos, naunawaan mo kung gano'ng kalawak, ang lalim, ang hindi masayod na pag-ibig ng Diyos. At ang magdidetermine nun ay ang salita niya. Kaya yun yung filled in the Spirit. E nung araw kasi, tayo pag napuspos, ang hinahanap palagi natin yung misan nanginginig, misan yung naiiyak, misan yung naramdam ka, naliligayahan ka. Pero kulang tayo sa knowledge. Kulang tayo sa wisdom. Possible ba mangyari yun? Yes. E yun nga, manood ka lamang ng mga komedyante, aaliw ka na doon, malilibang ka na doon. Magbibigay ba yun ng kasayahan? Yes. Pero hindi yun galing doon sa salita ng Diyos. Hindi galing yun sa kaloob-looban mo. Okay. Tingnan natin itong talagang sinasabi about sa kingdom of God. Bakit hindi lubos ang naunawaan ng marami, una ng mga Hudyo, yung revelation na kaharian ng Diyos na dala-dala ni Jesus? Why? Number one is, malimit natin sabihin kasi, ang dala ni Jesus is spiritual. Pero ang pagkaunawa, ang mindset ng mga Hudyo is physical. Kaya hindi sila nagkatagpo at hindi nila pinaniwalaan si Jesus. Bakit ba kinakailangan in God's view, spiritual? In man's view, physical. Tingnan natin, John chapter 18, verse 36. Noong kausap ng Panginoong Jesus dito, hindi ko alam kung si Herodes, no? Isang Roman soldiers o officers na tinatanong siya kung siya na yung magiging hari dito sa doon sa Israel that time. Ito yung sagot ni Jesus. Jesus answered, "My kingdom is not of this world." Ang aking kaharian ay hindi sa sanglibutang ito. Tapos sabi niya, "If my kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence." Hindi dito ang aking kaharian. Alam niyo po, ang linaw niyan. At maraming nag-e-expect na yung kingdom, yung millennial reign, ay dito mangyayari sa lupa. No. Nangyayari yan dito sa lupa sa mga believers.
Yung sinasabi ng Colossians chapter 1 verse 13, He had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. Ah, diba? Ibig sabihin, nangyayari na bang maghari ang Panginoong Hesukristo sa lupang ito? Sa only to the believers. Pero yung physical, na babalik siya sa Jerusalem at uupo sa templo, never na mangyari yon. Hindi mangyayari yon. Sapagkat nilinaw ni Jesus doon sa ating binasa kanina na ang kanyang kaharian ay hindi sa sanglibutang ito. Pero ang pananaw ng mga Hudyo that time is ito. Pinapaunawa ng Panginoon, hindi physical, kung hindi spiritual. Okay. Tingnan pa natin yung isa. Luke chapter 17, verse 20 to 21. And when he was demanded of the Pharisees, meron daw mga nagtatanong kay Jesus, at palibhasa itinanong siya ng mga Pariseo, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, when the kingdom of God should come. Sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ano yun? Ang paningin ng mga Pariseo, sila yung mga religious leader, ay man's view na makikita ng literal. Pero dinirekta sila ng Panginoong Jesus na ang kaharian daw ng Diyos ay hindi makikita, hindi paririto na mapagkikita. And then, nasabi ng 21, ni sabihin man nila, naririto, naririyan. Ano yung ibig sabihin noon? Nasa lugar, may lugar na pangyayarihan. Naririto, naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Di ba linaw nun? Sa kaloob-looban ng tao, sa bawat taong sasampalataya. Hindi sa isang lugar na kagaya na parang sa politiko na siya yung governor doon, siya yung leader doon. Hindi po. Ang kaharian niya is sa bawat taong sasampalataya sa kanya. Kasi nga, hindi na yung kanyang kaharian ay dito sa lupa. Diba? Ang linaw po niyan. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. Verse 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Ano yung, alin dyan ang, sapagkat kayo'y namatay na. And your life is hid with Christ in God. At ang inyong buhay ay nalakip ng kasama ni Kristo sa Diyos. Diba? Verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. So malinaw na makikita natin dyan, pag God's view, patay na tayo yung ating physical, yung sin na pinananahanan ng physical, namatay na yan. Di ba yun ang nabuhay? Yung sinasabi ni Paul doon sa Colossians chapter 7, verse 9, nang dumating ang kautusan, sin revived, ang kasalanan ay nabuhay. At ako'y namatay. At yung namatay, yung kanyang inward man, yung kanyang espiritu. And then, nung pagkatapos ng gospel, ito yung pinoproclaim. Na kapag tumingin ka sa mga bagay na itaas, sa mga bagay na panlangit, patay na to sa paningin ng Diyos. Yung for I was alive without the law once, but when the commandment came, sin revived. Yung sin na nanahan sa ating katawan, nabuhay, and I died. Alam nyo, ganito, kailangan nyo gamitin ito para maintindihan natin yung liwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag binasa mo yan ng natural lang, hindi mo maintindihan yan. Nabuhay daw ang kasalanan at ako'y namatay. Eh, sino yung namatay? Yung ating inward man. At yung buhay noon, yung kasalanan. Pero after the cross, yun yung dinideclare sa 2 Corinthians chapter 5, verse 16. Kaya nga mula ngayon, pasinan nyo ito ha, hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Bagamat nakikilala namin si Kristo na ayon sa laman, ngunit ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Anong ibig sabihin yan? Dati daw, ang pagkakilala nila sa tao, sa kapwa nila at kay Kristo, sa laman. Pero ngayon, hindi na sa laman, kung hindi sa
spiritual na. So, ibig sabihin, pag ikaw ay nasa pananaw na ng Diyos, nilalampasan mo itong paningin sa mga bagay sa lupa. Kaya, may sinabi si Apostol Pablo na ang aming paningin ay hindi na sa mga bagay na nakikita ng mata, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. So, ito po yun. God's view, hindi natin nakikita. Man's view, ito yung ating nakikita. So, ang tingin mo sa iyong kapatid, sa Panginoon, ay meron ka ng pananaw na isa spiritual. Hindi na yung sa physical. Pangalawa, hindi na ang batayan ay yung para sa kautusan. Kung hindi, ang batayan mo na ay yung ginawa na ni Kristo sa buhay mo. Para madali nating maintindihan itong sinasabi ng salita ng Diyos, lalo na sa gospel, yung liwanag ng gospel. Masesegregate mo kung paano mo i-determine ang kapahayagan ng salita ng Diyos, lalo na patungkol sa kagandahang ginawa ni Kristo. Kaya pupunta ka ngayon na, marirealize mo na sa iyong isipan, sino na ako kay Kristo? Who am I now in Christ? Ano yung identity ko kay Kristo? Hindi mo na titingnan ang sarili mo as in, ako, ito lang ang alam ko, bobo ako, mahina ako. Hindi mo titingnan ang sarili mo na ganoon. Ang titingnan mo, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Ang titingnan mo, ikaw ay blessed na. At walang hindi ka mauunawaan dahil ikaw ay nasa espiritu na sa paningin ng Diyos. Di ba ba? Alam niyo po kasi, pag nalampasan natin yung mga krisis na yan, ibig sabihin, pag laging nasa natural ang pagtingin mo, mahirap maintindihan ang mga bagay na espiritual. Kaya, kailangan din niya ng tiyaga. Sabi nga nung isang kapatid, Pastor, nakita ko, nag-left the group siya. Bakit ka nag-left the group? Hindi ko naman po kasi maintindihan eh. Sabi ko, wag, bumalik ka. Kasi, ang importante, dumadaan sa isipan mo. Kasi hindi magiging familiar sa iyo yan, lalo na pag wala, hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon na dumating sa isipan mo. Basahin mo lang, pakinggan mo lang. Maaaring ngayon, hindi mo nauunawaan. Pero pag tumagal ng tumagal, magliliwanag yan. Dahil ang Diyos, siya ang gumagawa. Ang tao, ang mga lingkod ng Diyos, sabi nga ni Pablo, ay ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ibig sabihin, ang trabaho ng tao, i-share. Ng anak ng Diyos, i-share. At ang nakinig naman, ang magpapalago noon, ang Diyos, kung makikita ng Diyos na interesado ka at gustong-gusto mo, sabi ka, kung tinetreasure natin, itinitreat natin ang salita ng Diyos na may value sa buhay natin. So, ganun lang po talaga. Ako nga, sabi ko, lately na lang naintindihan ko yung revelation. Nag-aral ako ng Bible school, marami akong hindi maintindihan. Pero, nagpapasalamat ako sa Diyos nung maging maliwanag yung gospel, yung mga salitang yan, madali mo nang maintindihan na ang tunay na isinilang na muli ay nauunawaan niya na napaka-importante ng salita ng Diyos kasi ipinanganak ka sa Espiritu, so ang pagkain mo, salita ng Diyos kasi yun ang nagbibigay ng buhay. Para huwag ka maging stagnant sa pananampalataya, kailangan magpatuloy ka. Maintenance yan. Magsaliksik ka, mag-aral ka. Magkaroon ka ng critical thinking. Hindi lang yung isa pakikinggan mo. Kailangan pagbabasihan mo lahat. Nung araw, apakapalad natin eh. Nung araw, nakasarado lang tayo sa isang katuruan. Pero ngayon, open learning. Para bagang, sabi ko nga, pag ikaw ay magde-decide sino iboboto mo, kung mo narinig mo yung, ay, si ganyan, ano yan? Maniniwala ka ba agad? No! Ang importante is, pakinggan mo lahat. Unawain mong lahat. Pag-aralan mo. At ang magda-judge, ikaw mismo ang magja-judge at magdi-decide. Kasi binigyan tayo ng Espiritu, isinilang kang muli. Hindi po, bagaman ginagamit ang mga tao, ang mga lingkod ng Diyos, si Pablo, ang mga apostol, at, pero higit sa lahat, Scripture ang focus. At kaya yun sinabi sa Colossians chapter 2:8, yung, di ba, pinag-aralan natin last week yung lebadura ng mga Pariseo. Kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo ay may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopiya. At walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. So pag sinabing salit-saling sabi ng mga tao,
man's view. Tapos, ang sabi dyan, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo. Di ba? Ano yung filosofiya? Alam niyo po, galing po yun sa word na phileos, philo. Yung phileos ay means love, pag-ibig. And yung sophi, galing po yun sa sophia. Ano yung sophia? Wisdom. Pag-ibig sa karunungan. Diba? Meron pong dalawang uri ng filosofiya. Ano? Yung wisdom. Isang God's wisdom at ang isa ay man's wisdom. Kaya napaka-importante na tayong mga mananampalataya ay naging maingat. Kung bakit napaka-importante nung pag-aaral. Kasi nga, merong man's view at merong God's view. Diba? Ang hirap pag hindi galing talaga sa karunungan ng Diyos. Sino yung karunungan ng Diyos? Si Kristo. Siya ang wisdom na ibinigay sa atin. Paano magiging matalino ka na meron kang God's wisdom? Magpasimula lang po sa gospel. Focus lang po sa gospel. Kahit paulit-ulit yan, tiyaga lang po. Biglang boom, magliliwanag yan. Maintindihan. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat marami na akong na-encounter sa inyo na nagpapasalamat kayo, naging maganda sa inyo ang pag-aaral natin sa gospel, itong mga huling pag-aaral. Ituloy lang po natin ito. Kung meron man pong, sabi ko nga, di ba, kung meron mga bagay na hindi maintindihan agad, saan tabi mo muna yan? Ang importante yung gospel kasi andun yung pinakasusi. Kasi bakit? Kay Kristo yon. Yun yung wisdom ng Diyos. Ibibigay yan ng Diyos. At ipapaunawa ng Diyos ang lahat ng bagay na magiging maliwanag sa bawat isa po sa atin. Sa totoo lang, bilang sa akin po, bilang pastor, iyak po ng puso ko talaga. Gusto ko tuloy-tuloy ang pag-aaral. Kung ako man po ay humahanap ng mga tao, noon si Pastor Elmer, at kung sino-sino pa yung iniisip kong pwedeng magamit, dahil inaamin ko naman na hindi ako totally complete sa kaunawaan at nag-aaral din ako. Pero sa pagsaliksik ko, pag-unawa ko, ang puso ko po at iyak ng puso ko is i-equip, lalo na yung mga kabataan. Dahil nasa isip ko, 60 plus na rin naman ako, napakaganda na yung ating nakitang journey ng biyaya is lalong gumaganda ng gumaganda at nauunawaan at lalong paliwanag ng paliwanag. Kaya, we are not after sa tao. Tandaan nyo ito, we are after God's Word. Yun ang pinaka-importante. Yung salita ng Diyos. Yung ganda niya, yung liwanag niya, yung pagkaunawa niya. Yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-agenda. Yun ang pinaka-business natin. Na dapat ay lubusang matuklasan natin ang matuklasan sa buhay natin. Kaya ako po, sinishare palagi itong Proverbs. This week talaga, yun yung aking tinapik sa mga kapatid sa online, sa messenger. At patuloy po akong nag-i-invite kung bawat family ninyo. Ayan, si Brother Dado, sinabihan ko na. Brother Dado, doon muna sa family natin. Kahit na hiwa-hiwalay kayo, sabay-sabay, yung oras na available ang lahat. Kasi talagang napaka-busy natin sa lupang ito. Pero pag sumikapan natin na huwag mawala ng time sa salita ng Diyos sa pag-aaral. Dahil kayo rin yung makakapakinabang dito. Ang bawat isa sa atin. Dahil ang issue dito is eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen.